siguro po marami po makaka-relate po dito sa topic na to. So, dito po sa, didiscuss ko po sa inyo, in a, ang focus ko po dito is yung positive na ano ng LDR. Ayan, ito lang po. Ayan, tatali. So, naniniwala po ba kayo sa na may nagwo-work ang isang LDR relationship? Naniniwala ba kayo, guys? Ikaw, Basti. Sebastian, naniniwala ka ba na nagwo-work ang LDR relationship? Yes, ikaw, Ami. Naniniwala ka ba? And in my own depende talaga. Depende sa tao, ah. Swaktihan na lang. Swaktihan. Ganon. Ikaw, Prince. Kanina ko nagata. Ikaw, Prince, naniniwala ka na nag-work ang LDR relationship? Yes po. Kung may tiwalat kayo po sa isa't isa, alam niyo naman po siguro sa sarili nyo kung maglolo kayo o hindi o tatagalan nyo yung LDR, di ba? Ano lang naman. Tiwala. Number one. Yan. So, may pinirepair po ako dito na i-discuss ko sa inyo about LDR secrets to make long-distance relationship work. So, para po sa akin, ito po yung mga list po ng kung paano natin magiging successful yung ating LDR relationship. Pero kahit naman hindi nasa LDR relationship tayo, kahit nasa isang relationship or ano, ito yung parang pinaka-list na paano magiging successful ang isang relasyon. So, number one po is communication. So, di ba, ang pinaka number one po is communication. Dapat binibigyan natin ng sapat na time, always find a way para makausap man lang natin ang ating karelasyon kahit isang beses sa isang araw. Kahit simpleng message lang, okay naman sa kanila. Ang mahalaga, may communication tayo sa ating karelasyon, di ba? Kasi, di ba, pag nasa isang relasyon tayo, kailangan marunong tayo mag-communicate sa isa't isa. Dapat din maging open tayo sa ating mga karelasyon para maging open tayo sa lahat ng bagay. Walang lihiman, kahit maliit na bagay man, dapat laging open tayo para hindi napapag-usapan agad nang hindi umabot sa malaking awan. Narinig ako? Yes po. Yes po. Hello guys. So, pangalawa po is ang presence. Dapat kasi palagi natin ipinararamdam sa ating karelasyon na mahal natin siya kahit malayo tayo sa isa. Dapat ipinaparamdam din natin yung presence nyo. Yung tipong kahit malayo ka, parang nasa tabi ka lang niya. Yung lagi mo siyang susuportan sa lahat ng bagay na gagawin niya. Importante din po yan. So, ang sumunod po is effort. Di ba kailangan dapat nag-e-effort tayo para sa, kahit sa simpleng paraan? Kasi hindi naman, kahit sa simpleng bagay, na kahit hindi man material na bagay, mapapasaya mo yung karelasyon mo, mapapangiti mo, at ma-appreciate niya yun. Time na pinaka-the best na maibibigay mo sa kanya kahit malayo siya. So, ang sumunod po is commitment. So, di ba dapat pag nasa isang relasyon tayo, dapat meron tayong commitment sa bawat isa. Kasi di ba yung walang iwanan sa ere, yung palaging ilagay sa isip na hindi ka single, dapat laging iisipin mo na committed ka na sa karelasyon mo, huwag kang magpapadala sa tukso, huwag kang magpapalande. Iwasan din natin yung mga bagay na po pwedeng makasakit sa partner mo. Panindigan mo ang iyong pinangako sa kanya na hindi mo siya bibitawan kahit long distance relationship kayo. Yung alam niyo dapat yung responsibilidad niyo sa isa't isa. So, dapat yun, committed ka. Sumunod po is happiness. Yan, di ba ang pinaka-importante sa lahat is napapasaya natin yung karelasyon natin. Lagi nating napapasaya. Yung lagi mo siyang papasayahin, pakikiligin kahit sa simpleng bagay. At higit sa lahat, dapat wag natin ipaparamdam sa kanya na nag-iisa siya. Dapat ganun. Yung ipaparamdam mo sa partner mo na
magkasama kayong dalawa sa lahat ng bagay. Yan, ganyan. At sumunod po is, napakayan ang napaka-importante sa lahat is attitude. Di ba kadalasan, kasi nagiging problema natin is, yan, ugali ng isa't isa, yung nagiging issue, lagi nang napagtatalunan, isa sa palaging issue ng magkarelasyon, yung pag-uugali. Siyempre, dapat kasi, dapat lahat binibigyan natin ng, dapat inuunawa natin, kasi dapat inuunawa natin yung isa't isa, kasi diba, hindi naman tayo lahat perfecto, may kanya-kanya tayong differences. Na may mga bagay-bagay tayong hindi napapagkasunduan, dapat pag mga ganung bagay, dapat pinag-uusapan ng maayos, mabuti, at matutong mag-adjust sa isa't isa, yung wag yung masyadong mataas yung ego, dapat ganun. At nang sumunod po is trust, yan, tiwala. Di ba dapat pag may tiwala tayo, ito yung isa sa pinakasusi sa long distance relationship. Kung walang tiwala, hindi mag-work out ang LDR, di ba? Huwag puro hinala. Yung lagi na lang pag-iisipan natin, yung tamang duda tayo lagi sa karelasyon natin, yan, isa sa napapag-anuhan lagi ng napapag-anuhan ng lamat ng isang relasyon, ang tiwala. So, dapat yan. Matuto tayo magtiwala. Huwag tayong puro hinala sa mga karelasyon natin. Dapat meron din iniisip din natin kahit magkalayo kayong dalawa, yung kahit long distance relationship kayo, ni kahit naman hindi sa in long distance relationship, di ba? Once na in a relationship ka, dapat umpisa pa lang may tiwala sa isa't isa. Ayan. Pinaka-importante talaga yan. Sumunod po is loyalty. So, di ba dapat ang sa pag nasa isang relasyon ka, dapat loyal ka sa ka-partner mo, sa karelasyon mo. Sample, yung kapag may lumalandi sa'yo, dapat ipinapaalam yun sa partner mo. Huwag ka magpapalandi sa ganong paraan. Kasi di ba pag ganun, trust me, kahit yung karelasyon mo is, syempre, laging pag nagpapat ka sa kanya na may ganun, nagkakagusto sa'yo, di ba? Siyempre, laging pumapasok dyan yung selos. Hindi may iwasan yun eh. Pag ano, kahit mamagalit siya, siyempre, at least ma-appreciate pa rin niya na naging tapat ka sa kanya, pinapaalam mo sa kanya yung mga ganun bagay. So, dapat ganun. Sumulod po is yan po. Pinaka-importante sa lahat is be contented. Dapat marunong tayo makontento sa mga karelasyon natin. Dapat po kasi is, wag nating hanapin sa kanya. Dapat, syempre, ba nakilala natin siya kung anong ugali meron siya. Dapat, doon pa lang minahal natin siya kung sino siya. Kaya dapat marunong tayo makontento sa kanya. At yung mga bagay-bagay na yung ang pag-uugali niya na sigurado naman ako na meron siyang pag-uugali na hindi na siya lang yung meron na hindi natin makikita sa iba. Ayun, dapat marunong tayong makontento dahil kung di tayo marunong makontento, ano mangyayari sa relasyon natin? Yan ang isa sa nakakasira ng relasyon. Dapat talaga contented ka sa relasyon mo. Kahit saan bagay, di ba, dapat lagi tayong contento. Dapat marunong tayong makontento. Ayan. Ang sumunod po is love. Kasi di ba dapat love? Kasi yun dapat yung siguradong buo ang pagmamahal mo sa karelasyon mo. Kasi anong mangyayari kung hindi mo talagang mahal yung karelasyon mo? Di ba walang mangyayari? Hindi talaga mag-work out. Dahil siyempre, ang pagmamahal ng ang magpapatibay sa isang relasyon. Kasi po para sa akin, ang totoong kahulugan ng pagmamahal ay ang pagtanggap, pagbibigay, pagpapahalaga kung sino ang karelasyon mo at pagmamahal at pagbibigay at paghihintay ng walang anumang kapalit sa isang tao. Ganun. Ang ganun ang isang talagang pagmamahal. Isa sa nagpapatatag at nagpapatibay ng isang relasyon. At syempre po, ang pinaka-importante sa lahat is ang Panginoon. So, dapat lagi natin siyang center of our relationship. Kasi syempre, di ba, kahit anong problemang dumadating sa relasyon sa magkarelasyon, kung ang Panginoon ang nasa sentro ng ating pagmamahalan sa karelasyon natin, lahat ng bagay, lahat ng pagsubok is ating malalampasan. Syempre po, ang pinaka-sumunod is ang respeto. So, di ba, ang respeto is napaka-importante yan.
unang-una po dapat kasi respeto muna sa sarili mo bago sa ibang tao. Pero paano ka magre-respeto sa ibang tao kung sa sarili mo palang wala ka ng respeto, di ba? Ayan. So, sa nagpapatibay ng relasyon ng salitang respeto at may malawak na pangunawa, respeto sa sarili mo muna siyempre. Paano ka maghahandle ng isang relasyon, maayos na relasyon kung ikaw mismo o sa sarili mo wala kang respeto? Both sides dapat may respeto. Maaring mawala ng pag-ibig pero hanggat may respeto, hindi imposible magkaroon pa rin ng maayos at matiwasay na pagsasama. Hindi sapat ang salitang mahal mo lang ang isang tao for the things to work. Minsan kasi sobrang nagiging kampante tayo sa relasyon natin na kaya natin nakakalimutan ito. Wala. Dito. Yan po. Nag-focus kasi ako dun sa mga positive na nagiging pinaka-key kung paano magiging successful ang isang relasyon. Di ba kahit naman hindi sa LDR relationship, kahit sa or na yung talagang relasyon na ano, paano mag-flow ng magandang resulta kung yung sa mga bagay na yan, wala tayo, di ba? Dapat lagi tayong positibo sa lahat ng bagay. At syempre, isa sa bagay na yan, kung gusto nyo maging successful yung relasyon nyo na ano, ayan, tiwala lang talaga sa isa't isa, yan, respeto, yan. Tsaka, di ba po, kailangan yung isip natin, once nasa isang relasyon tayo, laging ahead na. Yung parang laging naka, ano na tayo sa, ano natin, sa karelasyon natin, na parang isip natin is ahead na for the future na. So, dapat pag mga ganung bagay, nag-iisip na tayo ng mga bagay-bagay na kunwari, nasa LDR relationship ka, yung karelasyon mo, nasa abroad. So, mag-focus kayo sa for the future, yung karelasyon mo na sabihin mo na, okay, kailangan nating mag-ipon. So, matuto kayo mag-invest sa ibang, mag-ipon. Tapos, isipin nyo yung mga bagay na pwede nyong i-business dito sa Pinas or i-invest dito sa Pinas para once sa bumalik yung karelasyon nyo from other country o sa ibang bansa. So, pag-uwi dito, pwede na kayo mag-for good, di ba? Pwede na kayong ano, so, pwede nang mag-for good na kayo dito sa Pinas para hindi na kayo magkalayo sa isa't isa. So, at least, nakahanda rin yung future na together. Ayun po. So, yun lang naman, parang ang pinaka-negative lang naman na nakikita ko pag sa ganyan is kawalan ng respeto, kawalan ng tiwala, yun, hindi pagiging kontento. Ayun po. So, para sa inyo po, ano, nag-work po ba ang LDR relationship? O hindi? Sino po yung mga bago dyan? Ikaw po, Buds. Para sa'yo. Tatanungin ko po, ha, yung mga, sino po yung mga nasa LDR relationship po sa inyo? Sino ba dito naka-LDR relationship? Rod, ikaw naka-LDR ka? Yes po. LDR sa ngayon? Medyo mahina po. Mahina po boses ko? Asa set? Si Ate Ina na lang muna po. Ate Ina, ikaw diba nasa LDR relationship ka? So, ano po yung mga negative thing na madalas yung napagtatalunan kasi di ba syempre malayo sa isa't isa, ano yung madalas yung discussion na napapagtalunan bilang magka-relasyon? Busy po yata sa Tina. Love, tinatanong ka. Hindi, sige, ano na lang. Sino po sa inyo yung ano, naniniwala na sino ba dito bago? Ayan, si Des na lang po. Kamalit natin, Ina. Ano? So, para sa inyo, ano yung madalas pong napapag-anuhan bilang nasa LDR? Yung parang napapagtalunan. Yes po. Mostly yung ano, yung
Kasi nasa US ako. Siya nasa Philippines. So, yun time difference. Yun lang naman. Wala namang major na pinag-aawayan. Kasi, yun nga, malaki yung big factor talaga yung trust. Malaki yung tiwala namin sa isa't isa. So, hindi na siya kailangan. Hindi na kailangan mag-alaman ng passwords. Tsaka yung relationship namin. Tama yung sinabi mo. Naka-center dapat kay God. So, yun. Malaking factor yung nagdadasal kami everyday. Para, kasi wala namang perfect relationship. Nag-aaway din kami niyan. Even so mahirap pero worth it naman, and you make it work kasi hindi lang isang tao lang nag-work sa relationship, dapat dalawa kayo, and yun yung tiwala talaga, napakalaking bagay yun. Yes po, talagang napakana naman talaga is tiwala. So tiwala talaga isa sa nagpapatibay sa LDR relationship. Saka, syempre si God. Syempre, lagi tayong dapat humingi ng guidance, diba? Kay Lord. Para kahit anong pagsubok na pagdaanan sa relasyon natin, sa mga napagpagdaanan na natin mga problema, laging si God lang talaga. Mm-hmm. Yun yung difference kapag hindi mo sinentro yung relationship mo kay God. Maraming nagkakaroon ng maraming problema. Pero pag sinentro mo yung relationship mo kay God, talagang matutulungan niya tayo. Ma-overcome yung mga challenges ng relationship natin. Ah, nag-work pala si Ina. Kaya naka-mute siya. Naka-ano siya. Ay, okay po. Hindi siya makasagot. May call siya. Yan. Salamat. Thank you po. Ayan. So, di ba? Yung mga, kahit naman sabihin kasi na kahit hindi LDR, basta nasa isang relasyon talaga. Yan yung mga talagang susit pa paano magiging matagumpay yung relasyon niya. Tsaka laging for the future lang laging iisipin. So, ikaw, Ani. Okay na, naka-on na yung mic ko. Sige, online na. Ikaw, sa palagay mo, anong masasabi mo? Bilang sa experience mo, sa madami ka na naging karelasyon. So, anong masasabi mo? Ma-advise mo sa kanila sa bilang isang dalubhasa na sa pagpasok sa isang relasyon? Ano magiging, pwedeng maging advice mo para sa kanila? Para, syempre, diba, malay mo maging magkaroon sila ng idea about sa experience mo. Para sa akin, in my own experience lang, pagpasok kasi sa LDR is very para sa akin na parang kahit sa hindi LDR nagte-take risk ka din syempre. Ganito kasi yan. Ang tawag dito na block nawalan din sa isip ko yung tawag dito. Nagte-take risk kasi yan. So, kung yung pinakalaman, dapat, di ba? Either may panalo mo yung relasyon, either hindi. Ganon. So, para sa akin, yung sa LDR talaga, is kailangan maging tapat kayo sa isa't isa, magkaroon na kayo ng tiwala at respeto sa isa't isa, and then commitment, ganon. Kailangan hindi kayo mawalan ng communication. Tapos, di nyo ilalabag yung pangako nyo sa isa't isa. Yung parang ganun. Siyempre, normal lang din na parang may misunderstanding kayo, may away kayo. Siyempre, dapat, within, if meron man kayong misunderstanding or away, huwag nyo palapasin sa araw na yon. Huwag nyo hayaan matulog yung isa't isa na hindi kayo okay. Ganun. Yes po. Kasi sa akin, yan dapat lagi kasi, dapat yung communication, oo. Mm-mm. Siyempre, napaka-importante kasi isang relasyon, yung communication sa isa't isa. Dapat kahit maliit na bagay, napapag-usapan talaga. So, teka lang, yung mga tanong ko lang yung mga anti-LDR dyan kanina. Di ba madami yung mga anti-LDR? Yung mga ayaw nila ng LDR relationship. So, anong opinion nyo doon? Yung mga anti-LDR? So, si Isay to, di ba anti-LDR ka? So, anong masasabi mo, Isay?
Walang ganun, Mars. Ano yung question? Kasi nag-enroll ako eh. Anong question? Wala si Isay. Hey. Isay. Yes! Marinig ako? Yes, Rene. AK na lang po. Di ba anti-LDR ka din? Sige. Uy, hindi ako anti-LDR, ha? Galing kami sa LDR ni Mahal. Tapos, nagsama na kami. Okay na si Isay. Okay na si Isay. Go, Isay. Ayan po. Ano po yung question? Hello, Isay. Yes. Ayan. Di ba sabi ko, yung, ayan, yung mga anti-LDR, anong masasabi niyo? Bakit anti-LDR kayo? Yung parang ayaw niyo ng long-distance relationship. Anong komento niyo doon? Bakit? Okay. Sa side ko naman, ako yung tao na ano, ayaw kong matagal na oras magkagalit. So, as much as possible, if settle naman for a short period of time, dapat isettle. Kasi para akong magbaliw pag ano eh, pag magkagalit for how many hours or ano ba yan. So, if LDR kayo, of course, ang source of communication is only cellphone, video call, at saka ano, internet. If ever magkaaway kayo tapos yung isa hindi ka sasagutin, hindi mag-on ang cellphone, hindi mag yung ano ang mga balakin. So parang ayaw kong ganun. Yun sa akin lang naman. It does not apply to all, pero sa akin lang. So that's my point. Oo, may mga ganun kasi talaga na talagang ayaw nila na medyo malayo yung mga partner nila sa isa't isa. Nakakaprang na naman. Si ano po, ito, si Ate Step po, di ba? Ate Step. Ako? Ikaw po, anti-LDR ka din ba, ate? Hindi naman. Actually, yun nga, as sinabi ni AK earlier, nag-start kasi kami as LDR. So, for 6 months. And then after that, nag-live-in na kami. Mag-9 years na kami next month. So, lahat naman, I think, nagsistart sa ganyan. Wala namang problema. Actually, sa status, regardless if LDR or magkasama kayo, so long as may tiwala kayo sa isa't isa. And alam nyo na parang kapag magka-away kayo, dapat magbati kayo agad. Kasi isipin mo, mahal mo tong taong to eh. Bakit mo tatagalan yung galit mo sa kanya? Given na kayong parehas lang naman yung nasasaktan. So at least parang tanggapin mo na lang kung ano yung flaws niya, pag-usapan nyo, kung pwedeng baguhin, kung hindi, edi mahal mo yung tao eh. So, ayusin nyo na lang kung ano ko problema. Hindi ako against LDR, it's okay, totally. And depende kasi yan, may mga dahilan kasi na pwedeng nag-ibang bansa yung partner mo kasi para sa future nyo, ganun. So isipin mo na lang kung anong dahilan, kung bakit kayo naging LDR. And at the end of the day, nagmamahalan kayo, may time na magkakasama din kayo. So, yun lang. Yun po talaga. Kailangan talaga open-minded tayo. Looking forward na para sa future na lang talaga natin yung isipin na balang araw, magkakasama din kayo. Yung sakripisyo talaga ng partner nyo is para din sa future nyo, yung dalawa. Ayun po. Question. So, talagang pinaka-susi lang. Yes po. Question, ano usually ang mga pinag-aawayan ng mga LDR? Ayan po, madalas po kasi napag-aawayan ng LDR is kawalan ng tiwala, di ba? Pag wala tayong tiwala sa karelasyon natin yan, pumapasok yung selos, paghihinala, tamang duda, ayan, mga, yung kawalan ng oras sa isa't isa, panahon, dapat po yan. Yan mga ganyang bagay. Saka, minsan kasi napaparamdam natin sa karelasyon natin na parang pakiramdam niya, nag-iisa na lang siya. In a relationship kayong dalawa, malayo na nga kayo sa isa't isa, pero hindi mo pa siya nabibigyan ng sapat na panahon at oras. So, pakiramdam niya, nagiging loner siya, yung parang pakiramdam po niya, nag-iisa lang siya na may ka-partner nga ako, pero parang maseset aside naman yung partner mo, nawawalan ka ng panahon sa kanya, nawawalan ka ng oras, ganun po. Ayun po, tsaka dapat nasa tamang ano lang talaga yan, nasa tamang pag-uusap lang. Open communication lang talaga dapat kayo lagi. Yan ang importante po, communication sa isa't isa, tiwala. Ayan, oras at panahon.
Tsaka dapat lagi nyo pinararamdam sa mga partner nyo na kahit mapa-LDR man kayo o hindi, dapat lagi nyo pinararamdam sa kanila na kung gano'n sila ka-importante sa inyo. Kung gano'n sila kamahal, ayun po. Paglaanan nyo ng sapat na oras at panahon, laging dapat give your best talaga lagi. Para if ever man na magkaroon kayo ng problema or what, hindi siya magkakaroon ng, parang hindi ka, hindi ano sa loob mo na, hindi ka magkakaroon ng, parang, ano sa sarili mo na, binigay ko naman lahat ng pagmamahal ko, pagtitiwala ko sa'yo, respeto, mga ganun, bagay. At least magkaroon man kayo ng problema sa isa't isa, ikaw, para sa sarili mo, alam mong binigay mo lahat-lahat para sa kanya. Ayun po. Meron pa po, ano po. Sino kadalasan ang nangangaliwa? Yung mga nasa ibang bansa o yung nasa Pilipinas? Ewan ko may, kung mayroong scientific study dyan. Pero analysis lang, sino bang kadalasan na... Ayun po, parang base po sa opinion ko, parang sa palagay ko po is... Sa palagay ko po is kahit mapasa abroad ka man o nandito ka man sa Pinas, kahit magkasama man kayo, basta parang hindi ka naging kontento sa karelasyon mo, talagang automatic, pag hindi ka talaga kontento sa karelasyon mo, talagang naglolokot, naglolokot ka pa din eh. Kaya dapat, importante talaga po is kontento ka sa karelasyon mo. Kasi once kontento ka sa karelasyon mo, automatic yun, hindi ka na magloloko, hindi ka na parang, hindi mo na para hanapin yung kakulangan ng sa karelasyon mo, hanapin mo para sa ibang tao. So yun, magiging kontento ka. Kaya hindi mo masasabi na it, kahit na sa LDR relationship ka, basta kontento ka sa karelasyon mo, hindi ka magloloko. Kailangan talaga kontento lang. Diba sabi nga nila, kung lalandi yung isang tao, kahit katabi mo yan, lalandi yan, di ba? Eh yung pang LDR yes, na... Kahit hindi niya yung bantayan, lalandi yan. Lalandi at lalandi yan. Kaya nga, tama yung sasabi mo, dapat talaga ano, trust lang doon sa isa't isa. Kasi pag hindi pa pinagkatiwalaan... Opo, tsaka kontento talaga. Respeto din po. Importante yan. Miss Speaker, I have a question. Kasi yes, parang po. Puro negative yung naririnig ko. Like, pangangaliwa, walang trust, selos. Yes po, yes po. Can you give us like a positive side naman? Ayan, yung positive thing naman po tayo about sa LDR. So, di ba po pag nasa isang LDR relationship tayo, ang nangyayari dyan, mas tumitibay yung pagtitiwala natin sa isa't isa. So, yung nagiging yung trust natin tumitibay. Tapos, nagiging mas nakikilala natin yung isa't isa, parang ganun po. Kahit, di ba parang pag nasa isang LDR relationship kayo, lagi kayong napapaglaanan nyo ng oras sa isa't isa, mas nakikilala nyo yung isa't isa kahit hindi kayong magkasama. Parang naano yung isa't isang ganun. Tapos, sumunod po is, ano, parang nagiging mas matibay yung pagmamahalan nyo. Parang sinusubok ng panahon eh, kung hanggang saan yung pagmamahalan nyo sa isa't isa kasi nga nasa LDR relationship kayo. So, doon nyo makikita ang kung gano'ng katibay yung pagmamahalan nyo sa isa't isa. Kailangan talaga positibo lang tayo lagi. Saka dapat laging isipin is yung for the future ng isa't isa talaga. So, kailangan pa talaga pag nasa ganyang relasyon. Mr. Speaker, ay Madam Speaker, meron kasi nag-post pa tungkol doon, minsan na nagiging rason daw ng mga pag-iwala sa mga chismosang nakapaligid sa inyo. Ang tanong ko, kasi kami ni Marlon kasi, isa sa naging parang naging okay yung relasyon namin kasi it's because there are people who are with us, yung mga support group, at nakatulong sa amin. Yes po, support naging faithful kami sa isa't isa kasi nga there are people who are within our circle. So may ganun. Do you think importante din sa isang magka-relasyon, whether LDR or personal, na merong kang circle of friends who will, in some way or another, make bantay to your relationship. Do you think it will help them? May advantage pa or disadvantage?
ang the other side po is may advantage po kasi syempre mas tumitiba yung pagsasama niyo dalawa kasi may mga suporta ng mga pamilya, ng kaibigan. Parang mas doon po parang mas tumitiba yung relasyon niyo, eh. Parang nagkakaroon kayo ng positive sa isa't isa na marami nakasuporta, marami nagmamahal na nakaano sa relasyon niyo. And the negative thing naman po is and the positive thing pa rin po is para sa inyong dalawa, mas tumitiba yung paniniwala niyo sa isa't isa na magiging maganda yung pagsasama niyo kasi ano po, kasi marami nagtitiwala sa relasyon niyo dalawa kahit ganun yung sitwasyon niyo. And the negative thing naman po is syempre mga sulsol, 'di ba? Mga pag nasa isang LDR relationship kayo, magkalayo kayo, may mga sulsol na maririnig ka diyan na, "Uy, yung karelasyon mo may mga ganito, may sinasama, barkada, ganito, ganyan." Yung mga sulsol na ganyan na negative thing. Na parang yung karelasyon mo sa abroad is nagkakaroon ng negative thing sa'yo na napag-uumpisahan ng pagtatalo, mga ganyan po. So, dapat kailangan talaga ganyan is matibay na pagtitiwala sa isa't isa talaga para hindi kayo maapektuhan ng kahit anong negatibong mga nasa paligid niyo. Parang ganyan po, para sa akin. Another issue pa na gusto kong i-brought up kasi kung sa LDR lang, veterana na ako pang ilan ng LDR. Bakit yung konsepto ng mga Pilipino pag LDR, kung sino yung nasa abroad, para bang yun yung ina-assume nila na financially stable at nagsosupport dito sa mga tao dito sa Pilipinas, sa mga jowa nila dito sa Pilipinas. Bakit kaya may ganong mentality na parang feeling nila porque ito yung nasa Pilipinas, sustentado yun yung nasa abroad? Kasi nagiging factor din yan eh. Kasi pag meron tayong sulsulerang mga kaibigan, sasabihin, oh, pinaperahan ka lang naman yan ng tomboy na yan, pinaperahan ka lang naman ng babae na yan. Hanggang sa magkakaroon na ng trust issues, di ba? Yes po, yes. Bakit kaya nagkakaroon ng ganong mentality sa tingin ninyo? Kasi po, para sa akin, sa palagay ko, kaya nagkakaroon ng ganong mentality na ibang tao na nagkakaroon ng negative think na ganon para sa na ganun, peperahan lang. Kasi siguro dahil din sa ibang mga tao na nakikita nila na nagkakaroon ng mga ganong issue na ganun na na-experience na peperahan, ganito, ganyan. So, dapat na lang para sa akin po, if ikaw yung karelasyon talaga, i-prove mo sa pamilya na iba yung mali yung iniisip nila para sa'yo. Hindi ganun yung purpose mo, hindi ganun yung pinaka-purpose mo dun sa karelasyon mo na peperahan mo lang, na gagamitin mo lang yung karelasyon mo, para sa akin dapat ipuprove mo yun sa kanila, hindi ganun mali yung isip nila. Sorry, pwede mag-barge in? Yes po. Regarding lang dun sa sagot ni Madam Speaker, I believe kasi wala naman tayong responsibilidad na i-explain at patunayan yung sarili natin sa ibang tao. Ang kailangan lang natin mapatunayan is dun sa partner natin na worth it tayong mahalin at yes, hindi tayong hut-hut sa kanila. Wala tayong obligasyon sa family nila, sa friends nila, sa kapitbahay, or kung kaninong kakilala. I don't mind. Sabihin nyo kung mukha kong pera. Ano naman? Hindi nyo naman alam kung anong nangyayari sa relationship namin eh. Sa amin na yun. Wala kaming responsibilidad sa inyo. So, yun lang. Kasi kahit, again, kahit anong gawin natin, may masasabi ang ibang tao. Diba? Exactly. For me, can I add up something? Yun yung gusto ko i-emphasize. Na pagka ganyang relasyon, regardless, kung sino yung may pera, wala kayong pakialam doon. Huwag nang gawa ng issue, gano'n. Mm-hmm. Kasi relasyon. Okay, may ano lang ako, siguro. So yun nga po, dapat gano'n niya. Saka minsan kasi, dapat yung karelasyon nyo, huwag din masyadong nagpapaniwala sa mga sulsul. Siyempre, kapamilya, naniniwala din, dapat hindi ganun. Dapat talagang tiwala pa rin talaga sa karelasyon mo na buong tiwala ang bibigay mo sa kanya, hindi niya gagawin sa'yo yung mga ganun bagay. Ayun. Dati Shelcho po. Kanina ba? Si AK yata nagtataas at saka si Shel. Okay. Sige, sorry, ako muna. Doon sa question kasi ni Ina, parang nalayo
na tayo sa mga sagot natin. Yung tanong niya kasi is bakit yung laging naiisip ng mga tao is pag nasa abroad, yun yung pinaperahan. I think naging mentality na ng mga Pinoy yun kasi thinking na mostly siguro kaya pumupunta ng abroad dahil para magkapera. Kasi parang siguro, di ko sinasabing poor tayo pero we have that sense na parang mas mababa yung ano natin currency, di ba? So parang pag nag-abroad na yung isa, so they think na mapera na, kaya ganyan, kaya siya hinuhut-hutan na niya. So I think that's the reason why. Tama, AK, tama. Opo, yun nga. Sabi Shell po. Nasabi na ni Steph eh. Ano kasi kaya lang ako nag-raise kasi medyo naging contradict lang yung sagot kanina dun sa question ni Rev na okay ba na may mga taong involved sa paligid nyo to watch out for your relationship. Tapos sabay pumasok yung tanong about dun sa ano yung tanong ni Ina na ano yung negative na mga iniisip ng mga tao pag yung nasa abroad may pera hinuhututan ganito. So, parang naging contradict yung sagot doon. Kaya ako napansin lang. Pero na nasagot na rin naman ni Steph. Si Pastor Mac, sabihin daw yata. Ako naman, although hindi naman ako anti-LDR, pero na-experience ko naman yung magkaroon ng LDR, hindi dahil sa nasa abroad yung partner ko kundi dahil sa quarantine ngayon. So, isa sa mga nakikita mga dahilan kung bakit paano tumagal yung relation ng magkabilang ng pagiging LDR, 'di ba? Yung katulad ng sinabi mo kanina yung dun sa pagiging contento kasi papasok diyan yung tinatawag na minsan nagsawa o magsasawa, diba? Kaya minsan naghihiwalay yung magjowa eh. Pero minsan kasi kapag ang isang bagay na mahal mo, hindi mo dapat pinagsasawaan. Ganun yun. And then yung sa effort naman, pag gusto, maraming paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Kaya yan yung isa sa mga nakikita kong pinag-aawayan ng mag-jowa. Kasi minsan kailangan isipin mo rin na, hello, may obligasyon ka, meron kang jowa. Kaya magbigay ka naman ng konting effort na kumustahin yung ano. Kasi ikaw yung dapat nakakaalam kung ano yung nangyayari dun sa jowa mo na hindi mo naman kasama. You should be the first person na to know about your joke sa jowa mo. And then doon naman sa pride, kapag dalawa talaga yung pag mayroong isang mataas, kailangan yung isa mababa eh. Di pwedeng magsasabay na pareho silang mataas. Kailangan mayroong isa na nagpapakumbaba. And then doon sa happiness naman na sinabi mo kanina, kailangan yung ano ay alam niyo ba yung kanta na I'd rather have bad times with you and good times with someone else. Kailangan yung ano pa lang, mapipil mo yun eh. Dapat anino pa lang o boses pa lang ng jowa mo, masaya ka na. Hindi yung anino pa lang niya, eh, busit ka na, ayaw mo na siya makasama. So hindi dapat gano'n. And then yung partner mo, alam ko, nabasa ko yan sa Bible eh, sa nandyan yan sa Kawikaan, na ang sabi doon eh, ang lupa daw at ang bahay ay namamana sa magulang. Pero yung mabuting asawa o yung mabuting jowa, binibigay yan ni Lord. So dapat kang pinagdadasal talaga yung jowa mo. Kasi at magiging happiness mo yan sa buhay mo eh. Magiging katuwang mo. Hindi yung katulong ha, katuwang na binigay sa'yo ng Diyos. Kaya dapat pag-ingatan mo rin siya, di ba? Yun lang. Amen. May question ako. Ayun po, thank you po. O, tama po lahat ng sinabi niyo po. So, may tanong po sa chat. Ano po yung tanong? Sino magtatanong sa inyo? I have a question. Yes po. Sorry. So,
sorry, papasok kasi ako sa work. So, kanina, pinag-usapan natin yung about being contented. Pero, yes, dapat ka bang makontento sa parang LDR lang kayo forever? Parang ganun? Or, hindi dapat ka bang maging contento? Yes po. Mm-hmm. Diba dapat, kaya nga ang tanong ko is may hangganan ba ang LDR? So, dapat yung focus niyo sa mindset niyo is hindi habang buhay nasa LDR relationship kayo. Tama. Kaya po dapat habang nasa LDR relationship kayo, focus na kayo sa future niyo, mag-ipon for the future, mag-invest. Siyempre, hindi habang buhay laging magkalayo kayo sa isa. Dapat iisipin niyo na balang araw magkakasama tayong dalawa. Dahil ito, may sapat na tayong ipon, may sapat na tayong invest. For the future na pwede na tayong magsama nang magkasama, yung ganun po. May year, lagi ang mindset is. May year ba or years ang kailangang pinag-usapan? Ang bilang ba 1 year, 2 years, 3 years? Ako nga lang nakapagtay 6 years. Wow. Ang kami talaga mag-alala, i-break natin yan 5 years mo. So, Madam Speaker, and this is, ayoko masanong magaling sa akin yung tanong, pero ang tanong ko, paano nagse-sex ang ano LDR? Paano nila na-express yung pagmamahal nila with na ganyang magkalayo sila sa isa't isa? Gusto ko tanungin si Annie. So, ayan po yung dyan po mapasok yung mga ano natin, 'di ba? Ang purpose ng gadget natin through video call. Okay. Yung mga ganun, na-express natin sa isa't isa yung through video call. Siyempre, hindi naman natin pwedeng express yun ng magkasama kasi magtalayo ko. So, ang purpose mo nun is gagamit yun ng video call talaga. Okay. So, doon po nyo na-express yung ano nyo sa isa't isa. Ano lang tawa si Annie? Parang gusto kong, ano, ikaw Annie, how do you have the sex life nito sa LDR? Tawa ka lang tawa eh, parang kay kinig-lakilig. Sige nga, mag-share ka lang. Wait lang. SPG 2. Baka makikout ako dito. Open na minded naman tayo, di ba? No. We are all mature in dealing these things. No? Hindi naman tayo hypocrite about that. Kasi the difference between a lover and a friend, a lover kasi may homoerotic component as compared to friends na wala kayong homoerotic or eroticism. Yan yung difference natin. So I'm just wondering kung paano. Pero si Marlon, nag-search kanina dito na nasabi niya na isa sa mga secret ng mga LDR is that sometimes now you have to talk dirty. Each other. Okay, si Marlon mag-share. Ayan, maki-feedback kasi ako eh. Doon sa, ano yun, talk dirty to each other. Paano ko ba yun, ano? Alin? Ayan, yung 21 secrets, best secrets para sa long distance relationship na sinasabi doon na yung talk dirty to each other na sinasabi na sexual tension is undoubtedly one of the most important things between couples. Sexual desire is like a glue that keeps both parties from drifting apart. Not only is sex a biological need, it is an emotional one as well. So keep the flames burning by sending each other teasing text, yung pwede yun. Teasing text and with sexual innuendos. Yun yung ano, sexy puns work pretty well too. Yun yung nakita kong kanina talking dirty to each other. So, isa yun sa mga best way daw for an LDR relationship. And as well as yung see it as an opportunity. So, actually, marami yun eh. 21 yun. So, una, yun nga. See it as an opportunity. Tapos, talk dirty to each other.
and so on. Yun lang yung mga naano ko na nakita ko. Eh, actually, yung sa see it as an opportunity, yung being an LDR, parang you are viewing it as a learning journey for the both of you, parang ganon. And see it as a test of your love for each other. Sabi nga doon sa Chinese, may binanggit siya din in Chinese saying na real gold is not afraid of the test of fire if you are real gold. Yan. Instead of thinking that this long distance relationship is pulling you two apart, you should believe that through this experience, pareho kayo, the both of you will be bound together. Yun, parang ganun yung naano ko doon sa senior ko lang yung yun sa 21 best tips for long distance relationship para mag-work. At kasama pala doon yung ano, avoid excessive communication din. Kasi parang ang sabi doon sa avoid excessive communication kapag ano naman daw nagiging ano naman parang ito, nauumay din naman pagka masyadong ano. So tama lang, parang ganon. So yun lang yung ma-share ko doon. Thank you. Yan po. Thank you po. Ayan. So, di ba isa nga din sa nagpapatibay ng relasyon is ang sex life. Parang halos lahat po yata live na live pag yun ang topic. Alala ko yung nakakaan ko. Kasi diba kasi nga naman, isa yun sa way pa paano natin ma-express yung pagmamahal natin sa isa't isa. Yan. Ani yung sa'yo, about sa'yo, kanina ka pa. So, ano mo sasabi mo? Naka-experience kasi pa ng STD talk, siya ka na sex call. Yung tipong pinapauwal ka niya. Tapos magmamasturbate siya. Ayan po. Ganon. Yung, ayan, nabibidyo ko kami. Sabi. Patingin ako ng ano. Tapos mamaya magbabanyo siya. Alam na. Ulit na. Ayun na. Ba? Since quarantine, mag-imagine scenario. Yung scenario sa utak, i-express mo doon. Siyempre, paparamdam mo sa kanya yung expression. Yung paano mo siya express, di ba? Kilig na kilig talaga. Ayan, thank you po. Naloka ako. So, thank you po doon sa mga nag-share po na ano, na additional, naging additional na lesson po. Naging additional na pananaw para sa atin para sa pagpasok sa isang relasyon na ganyan. Nagkaroon tayo ng iba't ibang idea. Ma-share ko lang ha. Kasi kagaya nung naging situation ko before, five to six years akong naghintay. And then, alam niyo yung di ba LDR kami ng matagal. Ayan, saksi sila Shell dyan, si Osang, sila Rev, na dapat magpapakasal kami, tas ininjan ako sa altars. Talaga kasi ininjan talaga. Inabandon. Pero antay pa rin ng lola mo. Para sa akin ha, yung LDR, kasi it should not be a permanent state. Kasi hindi habang buhay pwede maghintay ang isang tao. Hindi actually, parang ang hindi tao yung tingin sa'yo pag pinag-intay ka ng sobrang tagal. Eh. Parang ang waiting shed. Diba? Yun yung naging eksaktong linya ko dun. Hindi ako waiting shed. Ano ba? Ano nang lagay? Wala. Tapos, after 6 years, babalik. Tapos, nag-set na naman ng kasal-kasal kay Merut. Hindi na naman natutuloy. Laging, ano, laging delayed. Ang masasabi ko lang, sila na nandoon sa malayo, hinihintay natin dito sa Pilipinas. Third world country tayo, di ba? We have no means na basta-basta pumunta sa ibang bansa kung gugustuhin natin. Sila yung may need. Akala nila, ganun kadali na magpaantay. Hindi nila alam, yung taong naghihintay sa'yo, hindi, ano,
nawawala na din yung buhay nila, unti-unti kakaintay. Hindi ganun kadaling hintay. Yun yung for short. Kasi kadalasan, yung mga tao sa ibang bansa, since they have the means, pwede silang pumunta kahit saan, pwede silang bumarkada, alam niyo yun, yung... Pero tayo dito sa Pilipinas, hindi naman tayo ganun kayaman na bansa or tao. Limited yung resources natin, limited yung nagagawa natin. Yun lang ang nagagawa natin, maghintay. Na minsan, napapakawalan mo na yung, mali mo, yung meron palang tao talaga magpapasaya sa'yo, or may opportunity na pwede mong i-grab like trabaho o career na hindi mo magawa, kakahantay mo sa tao na yun. So minsan, mag-iisip din tayo, hindi ako antay ha, hindi rin ako pro, nasa gitna ako kasi naranasan ko na. Minsan, iisipin din natin, mahalin din natin yung sarili natin, hindi puro pagmamahal mo lang sa partner mo. Kasi unang-una, LDR nga, hindi mo nga alam, hindi mo nga sure kung tutuluyan ka talaga eh. Ako nga sa 6 years, ilang beses ako inindyan, di ba? Ganun. Yun yung masasabi ko lang. Yan, tama po yun. Kailangan talaga mahalin muna natin yung sarili natin. Saka dun sa mga ano, huwag kayong paasa. Masakit magpaasa. Pag hindi talaga kayo ano, huwag kayong magpaasa. Huwag kayong ano, masakit umasa. Madam Chair, si Vats yata. Alam niyo kasi tayo? Si Vats yata tayo magsalita. Vats, yan po. Vats, baka may gusto kang sabihin. Nakamute po, nakamute yung sa'yo, bud. Hello. Ayun. Sige, okay na po, okay na. Oh, kasi naranasan ko, hindi man ako yung ano yun, hindi man ako anti-LDR kasi naranasan ko din yun eh. Pero yun nga, agree ako dun sa sinabi nung ano niya, yeah, na magtira sa sarili, ganun. Kailangan mo ding mahalin yung sarili mo. Oo naman po. Yan. Siyempre, laging kailangan talaga magtitira tayo ng, para sa sarili natin. Para once na masaktan man tayo at hindi ganun ka kalagpak yung babagsakan natin at may tinira pa tayo para sa sarili natin. So, dapat nga ganun. Siyempre, laging una, dapat mahalin muna natin yung sarili natin bago tayo magmahal ng ibang tao. Paano tayo makakapagmahal ng ibang tao kung hindi natin mahal yung sarili natin? Parang give all, laging give all. Hindi tayo laging ganun. Para hindi ganun kasakit pag once na iniwan tayo, sinaktan tayo, niloko tayo, ganun. Laging love yourself first muna. Madam, pero ayoko nang maranasan ulit yung ano. Madam Chair, sinit ko lang yung mga gusto magsalita at saka pakinggan din natin. Si Prince Serge, si Rosana at saka si, nawala, si Jeloy. Tapos si Anna De Villa, then si Virgie. Share na nila yung mga thoughts nila. Si Prince Serge muna. Oy, I would like to ano ha, comment si Prince Serge ha. Hindi ka late ha. Hindi po na traffic. Ay sige Prince, salita ka. Anong magiging ano mo? Ay sorry. Komento mo. Ano po? Opinion. Saan? Sana po ba? Yung kanina pa rin ba ay anak ng opinion or mag-iiba? LDR pa rin ba? Or yung lutang po pa rin dyan, napagod sa trabaho. Sige po, ayun ko, anong masasabi mo sa opinion mo? Sana. Okay.
okay lang daw si Vincent. Ano siya? Ngiti lang ng ngiti. Si Osang, kasi si Osang din. Sana di ba LDR din kayo? Baka may gusto kong i-share positive at saka mga negative ng LDR. Siguro mas maganda yung mga positive or mga good vibes ng LDR. Sa positive na lang, Rev. Kasi lagi naman kami nag-uusap. Tsaka yung sa part namin kasi andyan yung trash, andyan yung anong tawag dito, yung love, time, at effort. Andyan na lahat. Kasi wala yung, hindi kami matutulog, hindi kami nakakatulog kung hindi kami makakapag-usap. Kulang yung araw namin. Kung kunwari, hindi siya magparamdam, walang magpaparamdaman sa amin. Kulang yun sa amin. Kulang yung araw namin sa ganun. Kaya importante sa amin yung time and effort namin sa isa't isa. Tsaka yung trust. Yun lang po. Ayan po. Sino po yung sunod na gusto magsalita? Si Ate Virgie po. Ayan. Si Virgie po. Hello. Hello. Yes po. Opinion niyo po about sa LDR? Well, for me personally, naranasan ko na yung LDR, naranasan ko na rin yung magkalapit lang. Pero mas preferred ko yung magkalapit lang or not necessarily na mag-live-in. But as long na, magkasama kayo, may trust, love, and effort, and time, yung kailangan kahit anong relasyon man yan or anong distance man yan. But for me, mas preferred ko yung magkakalapit kasi mas nakikilala niyo yung isa't isa. And then anytime or in a short period lang, nandyan siya para sa iyo. Not necessarily lang na magkausap kayo or mag-video call. At least andyan siya, alam mo siya, physically andyan siya. And then yung, ano pa ba? Sorry, nandidistract ako. And then yung LDR kasi, malaki kasi yung, ang trust issues. Like, aminin man natin o hindi, alam natin always na may pagdududa. And then, alam mo yung mas nakakasakal kasi pag magtatanong ka parate, ano ginawa mo for the whole day? Alam mo yung eventually magsasawa at magsasawa rin naman kayo niyan. Kahit yung magkasama kayo, magkakasawa pa rin naman kayo. Pero alam mo yung parang kung magiging rutinary lang yung pagsasama nyo or magiging rutinary lang din kahit yung gawain nyo, eventually magsasawa rin kayo niyan. But mas better yung, alam mo yung may respect ka sa sarili mo na pwede kayong, how do you say that? Pwede kayong mag-adjust or mas convenient sa inyo na may time kayo para sa isa't isa. May time kayo na para magkasama. And mas better na magkakilala kayo, makilala nyo ang isa't isa at makilala nyo rin ang sarili nyo na magkalayo man kayo or magkalapit. But personally for me, mas prefer ko yung magkakalapit. Okay, thank you. Thank you po. Si Ate Ana Debilla po. Ano po opinion niyo po? And then followed natin si Sarah Alegre and then si Kim. Si Rod ba nakapag-share na? Hindi pa, no? Si Anna, si Sarah, si Kim, po. Then si Rod. Si Ate Kim muna po.
Si Kim. Ano yun, Mars? Ikaw, ano sasabi mo po? Ako sa LDR sa ngayon, ano eh, ayaw ko ng LDR na. Dati okay lang naman sa akin, pero itong parang medyo umiidad na tayo, parang ayaw na natin ng ganyan. Ewan ko lang ah, depende na lang din siguro yan. Ganun lang naman, Mars. Ayan, thank you po. At Sara po, Sara Alegre. Hello, good evening po sa lahat. it's my first time to attend the talk dito po sa group natin and I'm glad to be here. Ako naman po, I think whatever life gives you, like let's say you have to do LDR talaga, parang yung saying nga na, if life gives you lemons, make lemonade, diba? So, make it work. And I think yung very good points yung diniscuss kanina ni Mrs. Benilin. Kasi it's essential to make your relationship work. And ayun nga, nothing lasts forever. So while you're at it, make it work and accept. Yun kasi yung pinaka, parang for me lang po ah, acceptance talaga. Dahil if you keep on resisting the your current situation in life, whether it may be your life situation, your situations in your relationships, yun po yung nagpapahirap dun. So, if you just accept it na we're doing LDR and we have to make this work, I think it will be much easier for both parties po. Ayun lang po. Thank you. Ayan. Thank you po. Ayan, napakagandang komento. Sino pa pong hindi po nakakapagbigay pa ng ano? Sino pa po? Si Rodrod si yata, Kat saka po. Si Ana De Villa. At saka si Chris Kat pala. Yes po, Ate Chris Kat. Hala. Si Rodrod muna po. Hello? Good evening po. So, bale, yung opinion ko lang po sa LDR is siguro napakahirap talaga kung sa LDR ka. Kailangan ng tiwala. Tama, yung mga sinabi ko sa lahat. Siguro hindi maiiwasan yung ano, tukso. Pero kailangan iwasan, di ba? Kasi umahal mo yung isang tao, hindi ka madadala sa tukso. siguro yun lang. Thank you. Si Chris Kat mukhang tulog na. Nawala na po siya. Ayan, ayan. Nawalan lang po. Pang... ikaw, Chris Kat. Ano pong tanong ulit? Sorry. Anong opinion mo sa LDR? Opinion mo po. For me, opinion niya po about sa LDR. Opo. Para sa akin, ang LDR is very napakahirap na mag-start kasi siyempre, makakawakan. Hindi mo alam kung sino yung kinakausap niya everyday. Kung meron na bang ibang nalilink sa taong ka-LDR mo. Mga ganong bagay, marami kang maiisip na negative. Pero pag nagpakatatag ka, marami din naman positive like tiwala lang,
kung mga pinakawakan sa litat sa isa't isa is kaya naman sa palin ng bawat isa, faithful and pagiging loyal, pwede naman sigurong maghintay, makakapaghintay naman kahit gaano ka tagal. Yung negativity na papasok, merong mga yung opinion na sasabihin sa dalawang mag-LDR na ganyan, ganun, something like that. So yun. So, sobrang complex na to. Ayan po. Si Prince Red daw po magsasalita. Prince, ano si Prince po? Prince. At yes, hello. Narinig po ako. Oo. Ay po, sa akin po is yung LDR. Gusto ko naman po LDR para kay Papanis. Maano mo po talaga sukat yung tiwala. Yung katulad niya po yung pinaka-topic po talaga natin, yung tiwala, love, commitment, and center of God. Ganun. Kahit anong problema is malalagpasan nyo. Kasi ito nga sabi nga nila is wala namang bumabagyo na hindi maaraw kinabukasan. Sa akin, based on ano ko siguro, okay naman sa akin yung LDR. Pero in a short time. Pero hindi ko na siguro kakayanin yung taon. Ganun, like 6 years. Sobrang, ako po siguro yung taong mainipin, ganun. Pero gagot-gagot ako ng paraan na para magkita, ganun. Like ngayon, lockdown, kung pwede nga nalakarin yung Bulacan, lalakarin ko para magkita lang kami. Yun, sobrang hirap. Yung puro video ko lang kayo. Tapos, may pasok siya pang gabi. Ako, pang umaga. Pauwi ako. Papasok na siya. Break time. Dumulo sa mga ka-video call. Ganun. Pero, ano, yun, tiis lang. Pero, matapos na yung lockdown, yun lang. And, syempre, yung ano, iwasan din yung minsan kasi bata pa po kasi siya eh. Medyo may maturity din kasi. Yung may toyoin, gano'n. Mag-aaway, mga away bigla. Na walang dahilan, gano'n. Palagos lang po yung palambing. Yan lang po. Share ka lang. Salamat. Ayan po. Thank you po. So, thank you po sa lahat ng mga nag- bigay po ng komento po about sa mga comment niyo, opinion niyo about sa LDR tsaka sa isang relasyon. Wait. Si Jeloy, nagsalita ba? Ay po. Hello po. Nagsalita ka na ba? Hindi pa po, Red. Ay, sige. Ikaw naman din, Tutoy. Anong masasabi mo sa LDR? Ako po kasi may takot ako sa LDR kasi nagkaroon ako ng experience dati. Hindi naman siya sa ibang bansa. Actually, umuwi lang siya sa province. 3 months lang siya doon. Ang masakit po kasi yung nag-iisa namin kaibigan na taga-suporta, pagbalik niya sa akin, sila na. Kaya parang medyo ayoko na maulit sana yung LDR. Ang sakit naman naman. Nadala lang yung sobrang sakit. Kaya ilan po. De, pag ganyan po, siguro meron pang dalating na tao na karapat-dapat para sa'yo talaga. So, huwag mo na lang pang hinayangan mga ganung bagay. Kasi, ibig sabihin yan, meron pang mas para sa'yo. Yung talagang para sa'yo talaga. Tsaka tandaan mo, Jeloy, ang ahas, hindi lahat nasa gubat. Malay mo, katabi mo lang. Ouch. Thank you po. Ayan. Si Pastor Mac po. Yes po. Yung napindot ko lang. Sorry. Meron pa bang hindi nakakapagsalita po? Ayan. Ate Ina, si Des po. Ay, oo. Pa-unlock na saglit. Nawala siya eh. Kasi galing nasa work siya eh. Nawala siya kanina pagbaba niya ng kotse. Hindi makabalik. Si Kim yata hindi pa nagsasalita rin.
Sorry. Si Mars, tapos na kanina pa, Mars. Nagsalita na po siya, Tiki. Walang ganun, Mars. Nagsalita na, Mars. Kasi ako eh. Sorry, sorry. Nag-CR kasi ako. Ipipilit mo din talaga, Mars, eh. Yeah. Anyway, saan na? Wrap up na natin. Dati des pa po. Marami pang Jonah dito. Ano yung Jonah? Ano yung Jonah? Ano yung alaga ko, nahulog niya sa kama. Yan o, si Sheltyu, hindi pa po nagsasalita. Oo nga, si Sheltyu. Oo nga. Opinion niya lang pala. Sige, go, Sheltyu. Ano, actually hindi naman ako anti, pero ano, hindi rin ako pro sa LDR. I believe kasi case to case basis 'yan eh. Kasi katulad nga nung ano, napag-usapan ka kanina, marami nagsasabi na kailangan ano, mahalin mo rin muna 'yung sarili mo, ganun. Kasama sa pagmahal ng sarili, 'yung pagkakakilala ng sarili. 'Yung last time nga, may napag-usapan tayo sa last session 'yung about sa language of love, 'di ba? Doon siya actually papasok, yung five language of love, which is yung ano, words of affirmation, act of service, receiving gifts, quality time, at saka yung physical touch. Pag ikaw ay more on physical touch, hindi ka akma doon sa LDR. So you have to know yourself muna. You love yourself, di ba? So you have to know yourself. Pag ikaw ay masyadong clingy, ikaw gusto mo ng laging may halik, may yakap, sa LDR. Ganun lang po yun kasimple. Pero yung words of affirmation, it's visual and auditory. Kasi ang visual and auditory na tao, pag nabasa niya, I love you, nabasa yun na, o kaya narinig, I love you, okay na sa kanya yun, ramdam niya na mahal, mahal na mahal kanya. Mahal na mahal, baliktad yata. Mahal na mahal ako nitong partner na to kasi nabasa ko, tinext ako, o kaya chinat ako, o kaya tinawagan ako. Ayan, yung mga ganong tao, pwede yan sa LDR. Pero yung mga tao na halimbawa, ako personally, kilala ko kasi yung sarili ko, kaya ayoko ng LDR kasi ako more on kinetic, physical touch ako. Pag nag-away kami ng jowa ko, ayoko na sasabihan ako ng sorry, gusto ko niyayakap ako. Diba? So kung gusto nyo kayo, ganun kayo, hindi kayo akma sa LDR, paano kaya hahawakan? Diba? Yung sex, yes, case-to-case basis na naman yan, pwede po siya visual. Kung okay lang sa inyong visual, guys, hindi kayo hawakan, pwede nyo gawin sa video, pwede na gawin sa text, ganon, mag-sexy time kayo sa text, dirty talks. Pero pag naman gusto nyo maramdaman, okay, so bawal na naman si LDR. Tapos isa pa, yung tinatawag na acts of service, another language of love. Ang acts of service ay yung inaasikaso ka. Diba? Pero yung inaasikaso, pwede gawin yun na malayo, pwede gawin na malapit. Sample ng ano, pag-aasikaso. Kunwari, pinagtimpla ka ng kape. Pag-aasikaso. So, yung words of affirmation, pag ikaw ang ganun, pagtitimpla kita, ang sarap pakinggan kasi pagtitimpla niya ako kahit wala pa yung kape. Yung acts of service, pinagtitimpla ka. Yung receiving gifts naman, another language of love, pwede rin yan sa LDR kasi pwede ka naman padalhan ng regalo eh. May mga tao kasi material things siya, 'di ba? So na may mga ano, kunwari yung may example doon eh, dalawang mag-asawa. Every day nagtatrabaho yung lalaki, acts of service siya, nagpapagod siya, gusto niyang ano, itaguyod yung pamilya. Pero in the end of the day, hindi makita ng misis niya na mahal niya siya kasi yung misis pala niya hindi pala acts of service ang language of love. One day umuwi siya sa bahay, bumili siya sa may dadaanan siya, bumili siya ng mansanas. Ang ganda, ang laki ng mansanas, binigay niya sa asawa niya. Nung nakita ng asawa niya, sayo, wow, ang ganda naman nito, mahal na mahal mo nga talaga ako. See? So, different way ang language of love natin. So, kailangan kilalanin natin yung sarili natin. So, yun yung receiving gifts. And lastly, yung quality time. So, ang quality time, pwede yan gawing online, pwede rin gawing physical. Yung magkasama kayo. So, ang bottom line, pag ikaw ay physical touch, no? Hindi ka pwede sa LDR. Yung the other four, pwede po siya. So, yun lang naman yung masishare ko. Next time, pwede natin pag-usapan yan. Actually, kasama yan doon sa mga next sessions natin, yung language of love. Yung pagkakilala mo sa sarili kung
paano mo nararamdaman na mahal ka ng tao, kahit malayo, kahit malapit, at paano mo rin malalaman kung yung nililigawan mo ba, kung gusto, anong klaseng love language siya. Kasi number one, kaya nasisira ang relationship kasi hindi nyo alam kung paano ang language of love ng partner nyo. Ganun lang siya kasimple. So, pwede natin siya. Yes, sabi ni Sek. Oo, checklist siya. Okay, sige. Thank you. Dagdag ko lang. Ayan, dagdag lang ako. Magandang topic po yan. Paniguradong maraming mag-join. Hello? Madam Chair, may dagdag lang ako. Doon sa binanggit ni kapatid na Shell, sa number 5, yung quality time. Actually, sa LDR, pwede naman yung quality time. You can play online, no, nasabay. You can watch movies, nasabay. So, those are mga quality time pagdating sa LDR. Yun lang. Ano, dagdag lang. Ayan, opo. So, meron pa pong ihahabol. Sa si Des po nandiyan na? Andiyan na si Des. Ayan. Si Des. Ab! Ne! Ne! Ne, Des! Naramdam ka na, be. Ano yan? Ikaw na. Anong tanong? Ano para sa'yo, mo? Yung opinion mo about mo sa ano, about? Sa LDR. About LDR. About LDR. Ayun. Wala akong masabi. So, akala ko ba may sasabihin ka? Sabi na eh. Advice mo na lang sa mga LDR. Mga LDR na. Ako may dadagdag ako din. Yung ano, yung... Kasi dati parang isa to sa mga issues pinag-alunan namin ni Ilya. Kasi nga, hanggang kailan na lang ba magiging LDR, di ba? Kasi minsan sa sobrang comfortable natin, parang sa sobrang, oh, okay naman yung partner ko, napaka-maintindihin. So parang hindi na nagawa ng priority na, ano, kasi napaka-understanding ng isa, hindi na nagawa ng priority na magkaroon ng definite plan. So yun yung natutunan ko, na dapat may goals kayo na hindi forever LDR na lang kayo. So, ayun, dun ako nagising na kailangan I need to do something, ganyan-ganyan. So, gumawa ako ng paraan para hindi na kami maging LDR lang, magkasama na kami permanently. So, yun. Pag mahal mo yung isang tao, lahat gagawin mo. Walang excuses. Ngayon din yung sa LDR, maaano ka talaga na matetest ka rin yung and yun. Kaya, marami rin akong natutunan. And, kasi dati, iba ako eh. Parang, yun, nagtatalo kami lagi. Ngayon, hindi na masyado. Yun lang. Sorry, nasa work kasi ako kaya hindi ako masyadong makasalita. Ayan, thank you po. Yan po sa lahat po ng mga nag-share. Thank you po sa mga opinion nyo, sa mga binigay nyong mga saying po about sa LDR tsaka doon sa mga para sa mga magkarelasyon, mga bigay nyong opinion, mga ano para mapagtibay. Yan. Masyad, marami akong natutunan. Ako yung nabigyan ng knowledge para sa mga bagay-bagay. Pangalan na ito, pati-share mo nga ulit ining yung ano mo, yung presentation. Ito po. Mm-hmm.
din po, LDR secrets to make long-distance relationship work. Timba. Yes, at saka yan. Importante yung God-centered relationship. Opo. Pinaka-importante po sa lahat. Kailangan talaga si God ang nasa center ng relationship para kahit anong trials o pagsubok ang pagdadaanan ng isang relasyon talaga malalagpasan po. Ayan. Thank you, Neng, for coming. Thank you sa lahat-lahat ng nag-join po at umattend. Ayan. Ang closing prayer natin ay si... Pastor Ma. Ano ba kaya meron po ang tanong para sa akin? Ako naman mag-share din sa gustuhan ko yung sinabi ni Michelle sa language of love. Parang magandang ano natin is found natin yung love, no? Ang love kasi iba't iba sa Ano yan? Ina, pakiulit. Hindi ko makita. Yung buko ng five languages of love. Ah, five languages of love. Oh, it's nice. Maganda yung napag-usapan natin patungkol sa LDR kasi isa rin nga sa pinagdaanan ng LDR, yung tiwala sa isang isa. Sa dinami-dami ng mga kinasal ko, karamihan sa mga kinasal ko puro LDR. At hindi naman perfect yung lahat ng kinasal ko sa LDR. Dahil natin matagpapay. Isa'y kinate at kung isa'y pala'y meron pa pangalawa, isa pala'y may pangatlong pa. At yung isa naman, sa sobrang tiwala niya, kahit pangalawa siya o single siya, nag-ano siya yung tiwala niya pa rin. Pero I don't know on how yung concept ng morality natin patungo sa relationship. Pero whether we like it or not, there are moralities in relationship. Yung anong tama, anong mali. Minsan, yung morality is subjective yan. Depende kung paano mo titingnan yung relasyon nyo kung ito ba'y tama at ito'y mali. Pero ultimately, ang basihan ng tama at mali ay nakasalalay din sa pag-ibig, no? Kung ang pag-ibig ay kung ang relasyon ninyo ay pareho kayong mababansot. Kasi may mga ganun, tumatagal kami ng halimbawa, mga 9 years, 10 years, 11 years, 14 years, pero at the end of the day, hindi pala kayo very platonic lang kayo, di ba? Tapos yung iba naman, kahit sabihin mo ng 5 of 1 month or less than a month, pero matindi yung pagmamahal ninyo at you decide for each other. Yung kaya lang yung sinasabi, love is a decision. Decision mo yun na mahalin siya. So, whether LDR yan or hindi, pag dinesisyonan mo na mamahalin mong isang tao, decision mo yun at paninindigan mo. Sa lahat ng decision naman natin, we take the risks and consequences. Whether LDR yan or face-to-face relationship, we take our decision based on love na pinag-decisionan natin. Kasi minahal mo siya no matter what kasi nga nag-decide ka. And you take that risk ng pagmamahal. And ako, isa sa magandang sikreto ng pagmamahalan is that putting God talaga at the center of your lives. And everything will follow. I thank you. Sasabihin mo yata si Yuna. Ina mo isasabihin ka, go. Ayun po. So, yun na nga. Thank you sa topic kasi marami kami natutunan. Yung five languages of love, maganda po na isunod din after na siguro ng pride natin. Marami pa po tayong topics. So, yung LDR,
mahalaga to kasi marami talaga nowadays na nagkakainlaban online o kaya text message o kaya calls o kaya makita mo tapos taga-probinsya pala, diba? I think it's about time na kaya kami nag-ano din ng topic na to is to let you know guys na dun sa mga LDR relationships na kinasal ni Rev, marami na ang successful at magkakasama ngayon dahil nagamit nila yung certification ni Rev sa kasal as proof of togetherness sa countries like Canada, America, or Europe. Yun yung isang advantage ng ikinasal sa church, sa LGBTS Christian Church. So, what more kaya pa kapag dumating na sa time na ma-legalize yung marriage dito? Kasi, ang pagkakaalam ko, di ba, Rev, pagka sa Europe napunta yung couple, pag kinasal mo, acknowledge nila din yung kasal, di ba? Tama po ba, Rev? Tama po. So, yun. Yun yung mga hindi alam ng mga ibang couple. So, ang alam ko, Rev, may mass wedding tayo, di ba, na magaganap? Like, yes. Sa December 6, 2020. Actually, January 20. Actually, dapat January 20 siya. Eh, bawal ang mass gathering. So, minug natin sa church anniversary, December 6, 2020. May 11 couples. 11 couples ang registered. Yes, kung tuloy ang Pride March ngayong June, meron tayong event na mass wedding na gaganapin din ngayong June sana. Kaso nga dahil nagkaroon ng quarantine, na-move yung mass wedding natin ng December. So if kung sinong gustong humabol diyan, like for example, kailangan ng proof of togetherness sa mga nasa abroad. Para makuha niyo yung taong mahal ninyo. Kasi kailangan gawa-gawa din tayo pag may time. Hindi pwede nga. Hayaan niyo lang silang mag-intay dyan. Gawa-gawa din tayo ng way pag may time. Diba? O yun. Pwede yun. Kami, since di na kami nakapaghintay, pumayag naman doon na yung counseling ni Rev is another proof of togetherness. Kung hindi talaga aabot na ikasal kami dito. So, yun. Malaking bagay kasi kapag yung certification ni Rev or at saka nakita yung LGBTS Christian Church certification dun sa mga LDR. Yun lang. So, support tayo sa ating mga mass wedding, ganyan, church, sa church natin kasi meron din naman tong magandang advocacy at saka na ano niya rin yung mga taong gustong magsama. Yun. Ayan. Thank you po ulit sa lahat po ng mga nag-join. Very much appreciated po talaga. Thank you po. Congratulations, Blockbuster. Ibig ba nilin, oo. In fairness, ang isa sa pinakamarami nating umaten. At saka, actually, nag-lock tayo. Ang dami pong gusto. Pwede talaga ako, gwalong alaga ko. O yan, sabay na sabay siya. Kaya talagang distracted po ako. Hindi mo makapag-focus, sumisigaw. Kaya thank you po talaga sa lahat po na nag-join. Congratulations. Talagang, thank you po. Nasarado natin itong ating kumustahan session with a prayer to be led by Pastor Romario. Sorry, nakalimutan ko. Ako palang official closing prayer. Sorry. Anyway, let us pray. Lord, thank you for tonight. Thank you po kay Benely na nag-facilitate ng discussion namin ngayon about LDR. Salamat po at marami kaming natutunan. Although yung iba sa amin di naman na na-experience ang LDR, at least ngayon, Lord, may mga bagay kaming natutunan na pwede
pwede naming ma-apply in the future, in if ever man na magkaroon kami nito, in na may advantage man or wala, Panginoon. Salamat po. Salamat sa lahat ng nakisali sa discussion, and dalangin po din namin, Lord, ang kaligtasan ng bawat isa sa amin. Ito'y aming dasal. Amen. Amen. Now we are closing the live stream. God bless po sa lahat. Thank you po. Yung mga gustong manatili, yung mga gustong natakwentuhan sa Lander and Mars. Thank you, Benilyn. Thank you sa inyo lahat. Tulong. Congrats, Benilyn. Congrats, Benilyn. See, ano pala? Anong question ni Kempo?